Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayun din sa pagbibigay ng mga kalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde! Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po kayo? At welcome po dito sa ating programang Kadiskarte with your Kadiskarte Mel Elizalde po. At syempre, mula sa ating studio sa Elizalde Broadcasting, mula sa Calacang, Maynila. Ako po ay humihingi ng paumanhin dahil ilang araw hindi ako nakapag-broadcast po na Kadiskarte. Yun lang pang umaga natin, yung talakayan. But then ngayon, we will see to it na talagang idadaos po natin ito. Nagkataon ho kasi yung mga meeting natin ay natataon sa alas 3 ng hapon. So ngayon po, magkaroon tayo ng pagniniig sa ating programa. Ang ating pong mga pag-uusapan ngayon, syempre, tungkol na naman ho doon sa pagkalat ng oil spill na kung saan ay isang barko ang lumubog. At sila'y may dala na more than 800 tons of liters. 800 liters, no? Tons. Ay, ganito po. Ngayon lamang, nagsabi ang may-ari ng barkong nagdulot ng oil spill na nag-sorry. Yan, ba? Kasi ho, nung isang araw lang, tinalakay ko yan sa ating talakayan sa morning program natin. At ang sabi nga natin, bakit walang kakibo-kibo ang may-ari ng barkong yan? But then, itong araw lang na to ay tsaka natin nalaman na may-ari ng barko na nagdulot ng oil spill, nag-sorry na. Yon. At meron po siyang mga sinabi. Ito po, humingi ng paumanhin ang RDC Rail Marine Services, may-ari ng Princess Express na lumubog ho sa karagatan ng Naujan, Oriental, Mindoro noong February 28, kung natatandaan natin. No? February 28, ngayon ay March 14 na, marami pa rin ho at nakikita na ang ating karagatang naapektuhan ay umitim na at syempre yung mga basura, parang mas masawal pa sa basura, ay talagang pumalaot na sa pampang ng mga karagatang naapektuhan. Ano? Sabi nga po ng may-ari ng ng MT Princess Express ay sinasabi nila, humingi sila ng paumanhin sa mga residente na naapektuhan di lang yung kabuhayan, kundi yung kanila pong kalusugan. Remember, sabi nga po ng DOH, sila po ay pinayuhan at na magsuot ng face mask dahil sa totoo lang, nakita nyo, ang dami hong nagkaroon ng problema sa parang sinipon sila at nagkaroon sila ng mga problema sa paghinga, no? Dahil nga sa masangsang na amoy na dulot ng oil spill na yan. Kung kaya't sinabi ng DOH, pati ho yung kanilang mga mauinom na tubig ay pinagbawalan din ho sila o sila po ay sinabihan na yung mga tubig sa poso ay wag na muna nilang anuhin.
wag na nilang pagkuhanan ng kung saan, pagluluto or whatever, no? At sinabi ho rito, tiniyak nila ng may-ari ng MT Princess Express na makikipag-ugnayan po sila sa ating gobyerno at syempre sa Philippine Coast Guard, lokal na pamahaan at international oil spill experts. Bakit po? Kasi kumuha na rin daw sila ng respondents para tumulong sa pagpigil sa paglaki ng pinsala ng oil spill. Yan ho ang sabi. At ilan po sa ginawa nila ng kumpanya ay kumuha po sila ng tugboat na may oil spill response sa equipments. Oh, siyempre, hindi ho basta-basta yun. May mga equipment silang dala para sa at saka yung mga espesyalista mula sa isang French oil spill response company. Kasi po yung mga tauhan na yan na ang kanilang expertise, no? Ay paano sila makakapagtulong, makakatulong po sa kanilang yung nangyari nito na disgrasya sa karagatan, no? Hindi ho basta tao yung basta tao o kukuha ng mga basura ay pwede na yon. Hindi naman ho yung ganun, no? Siyempre may mga experts silang kukunin sa isang French oil spill response company, no? Tumulong din sila sa mga plano na sa clean drive na naapektadong bayan, no? Alam niyo naman. At pinakita natin, pakita mo yung mga litrato na kung saan parang mga basura, yung mga oil, yung mga inilagay ho nila sa sa balde, yung iba sa sako. Nako, katakot-takot, no? Ano ba 'yan? Land transportation 'yun. Ayun ang nangyari at sila po ay persadong tumulong ang may-ari ng tanker. Dapat lang ho, nararapat kumilos ang Senado. Yan, sinabi nga po kasi parang natakot yata nung sinabing, kinakailangan tumulong sila. Kung hindi, baka paimbestigahan na at dapat lang, no? Kaya nga ho, at sinasabi nga pa, ayan, nakita nyo po yung mga Coast Guard, mga mamamayan na mga nakatira doon sa bayan na kung saan naapektuhan ng oil spill. Nakita nyo, daig pa ho yung putik no? Talagang mapeperwisyo ang karagatan at hindi lamang ang mga yamang dagat, kundi po ang mga mamamayan mismo dahil ang kanilang, ang kanila pong kalusugan ay naapektuhan. At syempre, yung kabuhayan, di ba? Tama ho lahat tayo dito. Kumbaga, isang pangyayari, ang dami hong epekto sa ating mga kababayan, hindi lamang sa pangkabuhayan, kundi sa kalusugan at syempre, yung ating pong mga magagandang mga pinangangalaga ang mga kalikasan ay nasira na, no? At syempre, nakita nyo po ba yung mga beaches na kung saan yung iba puti ang mga dalampasigan, ay bigla na lang pong naging itim at pinipilit ng mga mamamayan doon na sahurin sa pamagitan ng mga balde, no? Kunin. Biro nyo yung sakripisyong ginagawa na, ayan, nakita nyo po yung dagat. Dati yung dagat asul o malinaw. Ngayon, itim na eh, no? Paano ho tayo niyan? Kung yung dagat mismo nang itim, meron pa ho kaya bang isdang makukuha? Wala na. Siyempre, patay dyan ng mga isda dahil oil ho yan eh. Remember, ang oil, malapot yan. At talagang yan po ay isang lason, kumbaga, no? At sino ho ang mabubuhay ng mga lamang yamang dagat dyan? Wala. So, perwisyo ang nangyari sa ating pong mga mamamayan na kung saan ang kanilang mga kabuhayan ay pangingisda. Talaga naman, pangingisda ang kanila lamang kabuhayan. Wala nang alternatibo eh. Nakita nyo naman, napakalayo nila sa kabiyasnan, kumbaga. So, ang lahat halos ng mga tao doon ay mangingisda. O kaya, nagtitinda sila ng isda sa palengke kung saan nakita ho natin sa mga larawan nung nakaraan na yung mga nagtitinda ho sa palengke nga, no? Ang lulungkot ng mukha nila at iilan-ilan lamang ang isdang nandun sa kanilang hapag
upang ipagbili. Dahil wala nga ho, ayan nakita nyo, kapal ho ng oil spill, oh. Hmm. Sino ho dyan ang, ano, paano tayo mabubuhay niyan, ang mga mamamayan natin? At syempre, ang dapat ho talaga nilang gawin ay makipag-ugnayan talaga kahit na ginagawa na nila talaga. At hindi lamang po yon sa ating pananaw, ang mga mamamayan ay nawalan nga ho ng hanap buhay. Paano yon? Sorry na lang ba yon? Di ho ba? Eh, kailangan magbigay din ho sila ng ayuda, kumbaga. Kasi wala nga pong kabuhayang mapupuntahan. Walang mapapasukan ng ating mga mangingisda doon. Eh paano? Nga nga ba yung ano, magtitiis ng gutom? Hindi naman ho pwede yung ganon. Kaya nga, nakita nyo ho yung oil spill na yan na kahit sabihin natin na ayaw din mangyari ng may-ari mismo ng barko, sino ba may gusto ng ano ng perwisyo at pagkalugi? Siyempre nadugi sila dahil tumagas yung kanilang ano napunta sa tubig. Eh anong mangyayari doon? I-deliver sana nila yun sa Iloilo yata eh, no? Sila ay galing sa Bataan yata sila galing, going to Iloilo para i-deliver yung 800 tons metric tons of industrial oil, no? Sinabing industrial oil, talagang matindi yun. Ha? Ayan, parang basura. Oh. Nakita nyo yung mga tindera, nagkakamot ng ulo oh, at ng mga nakatunga nga doon sa ibabaw ng kanilang mga tindahan. Oh. Wala ho. Oh. Nakita nyo, eh, siguro bangos yun, no? Apat na perasong bangos. Eh, nakita nyo naman ng mga tao kung gano'ng karami. Eh, baka dalawa, tatlong tao lang bumili niya. Ano pa yung pagbibili nila? Yung timbangan nila. Ayan, awa-awa, di ho ba? So, yan, alam ho naman natin na ang ating pamahalaan ay gagawa ng paraan para ang mga naapektuhang ating mga mamamayan dyan sa mga bayan na naapektuhan, eh talaga namang mabigyan ng ayuda. No? At syempre, yung may-ari ng barko na lumubog na yan, pero ang sabi nga po, meron pa daw hong mga ilang tons of industrial oil na pwede pang isave. Pwede ba ho yun? Eh, kung tumagas na, ano yun, nasasarado ho ba yung pinaka-pipe noon na tumagas, no? Hopefully, magawa ho sana nila yun. Kasi kung yung 800 tons na yun, eh, lahat yun mapunta sa karagatan. I don't think so na malilinis na kaagad-agad yan. At syempre, napakadami na pong bayan-bayan ang naapektuhan yan. Eh, nakita nyo ho ang ating kalikasan. Eh, ito nga, eh, yung climate change nga po, pinag-iingatan natin. Tapos, nangyari pa yung oil spill na yan. Na kung saan ating mga karagatan ay tuluyang magkakaroon ng pagkalason. At hindi natin alam kung hanggang kailan ito. Dahil ito ay tubig. Hmm? Hindi natin alam kung gaano kalawak ang ano pa niyan. Kung saan dadalhin ng mga alon ang mga oil spill na yan. Na bagamat ang mga mamamayan pinipilit nilang salukin sa dalampasigan, eh alam, paano ho yun? Wala naman silang sapat na mga kagamitan, not unless na sinabi nga ho nito ng may-ari ng barko na yan na sa isang French oil spill response company ay tumingi na sila ng tulong at ginagawa nila yan at nag-arkila sila ng isang boat na kung saan ay meron silang equipments na ginagamit para makuha yung mga oil spill na yan. Maganda ho sana kung ganun. At ika nga, mas mapapabilis ang pag-responde dito sa pagkalat ng oil spill. Kasi kung asahan lang po natin yung balde-balde ng mga tao, kahit ng mga Coast Guard, wala naman silang gamit na talagang maaasahan na talagang mabilis, may kabilisan ang pag-alis ng mga oil spill na yan. Eh palagay ko, abutin ho ng taon yan eh. No? Kawawa ang ating mga mamamayan. At syempre, ang ating karagatan na ating pong pinagkukuhanan ng kabuhayan ay masyadong napirder. Napaka-pangit ng nangyari na to sa ating karagatan. Buti lang sana kung isang probinsya ang naapektuhan, hindi po, napakarami na. Alam nyo naman ang tubig, madali yung magdala ng mga ganyang bagay at hindi natin kayang mapigilan yan. Lalo pa kung medyo sinasama-sama at biglang umulan at magkaroon ng bagyo, eh lalo pa tayo niyan. Di ba?
So, tayo po ay hopefully hindi na maulit ang ganitong mga pangyayari at doon sa mga barkong nagyayaot pa rito na may dalang mga ganyang kargamento. Eh, ito sana isang maging isang maging karanasan na maganda na para gamitin natin na hindi na mauulit pa. No, kasi we should learn from our experience nga, sabi. Kung naka-experience na tayo ng ganyan, kailangan doble, triple ang pag-iingat para hindi na mangyari yan sapagkat pagsasayang ng pera, unang-una ang kalikasan na maapektuhan, pangalawa, kabuhayan. Di ba? At sinasabi nga po, hindi lang kabuhayan, kundi kalusugan ng mga naninirahan na naapektuhan ng oil spill na yan. Sila po ay mga nagkasakit na. Kumbaga, yung kanilang mga baga, nagsiubo-ubo na sila. Eh kasi nga po, nalalanghap yung masangsang na amoy ng oil. Alam nyo naman ang amoy ng oil, hindi ba? Matapang. At syempre, hindi, lalo na doon sa mga may hika, may mga sakit na hika, ay matindi ho yan. Kaya kawawa, pagka may hika ang taot, lalong ganyan ang naamoy, eh baka ho magkaroon pa ng komplikasyon sa puso o ano paman na siyang ikadisgrasya ng mamamayan. So yan ho, nakita natin, parang ang dating ay talagang ano ho, yan, oh, yung dagat ay naging itim ang kulay instead of blue. Alam nyo, napakaganda hong tingnan ng karagatan pag nakita nyo. Sabi ho nila, pag nakakita raw tayo ng karagatan na kulay blue ang tubig, yun daw po masyadong malalim ang karagatan na yan. Pero napakaganda tingnan, di ba? Blue. O yung iba naman, ewan ko, hindi pa ho ako nakakita nung dagat na malinaw na nakikita nyo sa ilalim yung mga nakalagay. Mostly po ay mga kulay blue ang kulay dahil ibig sabihin, dumadaan nga dyan yung mga barko, masyadong malalim yan. Kasi kung mababaw, sayad ang barko dyan, di ba? So yan daw po ang indikasyon na ang karagatan ay lubhang malalim kapag blue waters. Yan. Pero ang tingnan nyo ang sama ng nangyari. Yan, malapit na ho sa Pampang yan. Yung oil, syempre, dinadala ng alon at ng tubig sa Pampang. Ang tendency. Kaya yun naman ay sinasalok nga ng mga tao at pinagtutulong-tulungan ng mga mamamayan at ng sangay ng ating otoridad na sa gobyerno, lalo na ang Coast Guard, no? Na siyang malaking tulong sa mga ganitong pangyayari. So, yan po mga minamahal nating kadiskarte. Sana po tayong lahat ay manalangin na hindi na maulit ang ganitong mga pangyayari. Dahil kung hindi, maubos ang ating mga lamang yamang dagat. Eh, paano tayo pagka nagkaganyan? Eh, pinag-uusapan nga po, sinabi nga po nila na, nagsorry na ang may-ari ng barko na yan, na kung saan si ang MT Princess Empress ay nagsorry na. Eh, hindi lamang sorry, iniintay ng mga mamamayan na yan. Siyempre, tumulong sila sa mga ayuda ng mga mamamayan. Nakita nyo po yung ano na yon, yung daladalang balde ng humahakot na yon. Parang ang dating isang malagkit na, parang yung yung binilagay sa semento, no? Pagka sinisemento, parang ganun ho no? Yung sementong, yung parang itim na nilalagay sa semento pagka sinisementohan yung mga karsada. Ganun ang nangyari. Ganun ang itsura. At ito, puro plastic ang nangyari. Alam nyo po, yung mga plastic na yan, magiging sanhi pa rin yan ng mga basura na hindi natutunaw. Pero walang magagawa kasi kailangan ipunin yung mga nakukuhang mga oil spill na yan. Kumbaga, sinasalok, no? Pinag-iisipan, ilalagay sa mga sako-sako. Eh, wala tayong paglalagyan, kundi mga sako-sako o yung container naman, masyado naman humagastos yun kung sa balde natin ilalagay, no? So, nag-isip sila sa mga plastic bags, sa mga plastic na sako, na kung saan bandang huli, ang problema naman dyan, saan nila ilalagay yan? Saan nila ilalagak ang mga basura na yan? Na more than basura.
saan bahagi ng lugar nila yan ilalagay. Siyempre, kung diyan din sa Pampang, eh pag umulan ho, eh sigurado, ano rin na naman yan. Ganun din, babalik na naman sa karagatan. So, ang problema, saan ho dadalhin yan? Napakaraming mga problema at siyempre, ang ating tatanungin po dyan, ang ating mga kailangan ay mga mga expert sa oil spill, no? Kung paano yan gagawin, saan dadalhin, anong dapat na paglagakan yung mga oil spill na yan. Kasi kung ilalagay din ho sa lupa yan, eh ganun din ang mangyayari. Tutuloy yan sa karagatan. Sapagkat alam natin, paghukay natin sa lupa at inilagay natin doon yung mga kung ano, tumatagas ho yan eh. Lalo na, ano ho yan? Liquid yan. Hindi ho ba? Hindi naman yan talaga yung yung basurang sa pagdating ng panahon ay nalulusaw. Pero pag liquid na ganyan, sasama ho yan sa ano, sa kailaliman at syempre ba, balik na naman yan sa dagat. Eh, ano yan ang mga problema po natin. So, ayan po mga minamahal natin kadiskarte. Sana po ay subaybayan natin ang mga pangyayaring ito dahil nakatingin ang bayan kung ano ang talagang gagawin ng nakapinsalang may-ari ng barko na to. Na, alam naman natin na hindi rin naman nila kagustuhan pero dahil sila ang may-ari, responsable nila, responsibility nila na tumulong. Hindi lang tumulong, talaga sila ang manguna para linisin kung kayang linisin at ayusin ang mga oil spill na yan sa lalong madaling panahon dahil katakot-takot na perwisyo ang nangyari. So, hanggang sa muli, mga minamahal nating kadiskarted, bukas po, sisikapin natin, magkita-kita tayo ulit. At syempre, don't forget to like us, follow us, and subscribe us our pong YouTube channel at Facebook channel sa Elizal de Broadcasting. At huwag niyo pong kalilimutan, laging sinasabi na inyong kadiskarte. I love you all. Bye-bye.